Hi, Lisken fans! Meron kaming latest update sa inyo dalang init-init nga ng usapan hinggil sa magkasintahang Liza Soberano or aka Hope Soberano and Enrique Hill. Yan ang ating pupuntusan dito sa panibagong episode ng Metabol Channel. Welcome! 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 June na naman, June na naman. Malapit kalahating taon na ng 2023, no? Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Oh, di ba? Ay, papawan ang music ko. Nabibingi na ako. Dahil nga, katulad ng naipangako po namin, kami po'y talagay, alam niyo naman kami, talagang lihiti mo kami mga Lisken fans, lalo-lalo na Enrique, di ba? At mga baby namin yan. Kaya kami naman, pag may kailangan pitikin sa alin man sa dalawa, kailangan namin, alam mo yung pagpapaalalahanan. Pero hindi naman ibig sabihin na pinipersonal natin sila. Kaya this time, sa usapang kumalat ang balita sa Diumanoy, may very reliable source itong ating kaibigan si Papa Ogie Diaz na ayon sa kanyang balita ay malamang daw kaya ay break na or naghiwalay na itong sina Liza at Enrique na agad naman syempreng pinagtanggol ng mga kapwa Lisken fans, lalo't higit ang isang dating handler or PA ni Liza na umuwi kamakailan lang galing sa New Jersey. Kailala ko yun, taga Star Magic yun, nakalimutan ko lang yung pangalan. But anyway, to cut the story short, naglabasa naman na po ito sa mga kanikanila mga social media accounts, particular sa Facebook. Kahit ang ama ni Liza na merong account name sa Facebook na John C. Sober, eh hindi napigilan maglabas ng kanyang saloobin at sinabi pa nga niyang mga uto-uto at nagpapakalat ng fake news ang mga parang hindi nagbe-verify ng mga facts. Kasi nga, as per the claim, talagang si pinalalabas nila na meron pang communication yung dalawa. In fact, last May 24 ito, kasi ngayon June 1 habang ginagawa po namin itong episode na ito at naisulat na po namin rin ito sa aming mga panulat sa Bulgar. Nagpalabas ng mga litrato or ng mga video na kung saan nagkaroon ng reunion nga itong dating PA ni Liza and nakasama pa nila doon yung mga ibang kasamahan nila sa Star Magic. And nandoon present si Enrique, di umano sa tahanan nito nila Liza sa Quezon City kasi umuwi nga ng bansa si Liza at naging issue nga yung hindi siya sinalubong or walang Enrique Hill na sumalubong sa kanya magbaliban doon sa mga handler niya na umahawak sa kanyang bagong management. And hindi rin nasabi ko anong rason kung bakit nasa bansa sila isa maliban sa sinasabi meron itong gagawing isang proyekto. Aside from that, tahimik, wala. Maliban doon sa mga dating ingay lang natin na alam natin sila isa, most of the time ay based na sa LA, sa Amerika, dahil nga sinusubukan na niyang lumabas. May mga proyekto na siyang sinasalihan patungo sa kanyang pangarap na maka-penetrate sa Hollywood. So to cut the story short, wala ngang Enrique Hill na sumalubong sa kanya nang dumating siya sa Philippines ngayong last May, kaligitnaan ng May. Pero malinaw na malinaw din sa nakita natin mga video at mga photos na magkasama sila. Ito na nga, nakikipaglaro itong si Enrique sa bunsong kapatid ni Liza, pati na dun sa anak. Nakalimutan ko talaga yung pangalan. Nandun kasi sa telepono kung saan kami nagbablog, no? Ilalagay ko na lang po doon sa content kung ano pangalan nung dati niyang PA na dumayo sa na bumalik ng Philippines na based na sa New Jersey. And nagkaroon ng parang reunion. Sarmiento yung apelyedo ngayon eh. Oo, nung dati niyang PA na girl na kilala ko siya pero nakalimutan ko ang pangalan, sorry. And to go on with the story, ayun, nakita sila siguro lang talaga merong mga bagay-bagay na alam mo yon na nagpinag-usapan sila na siguro dahil sa naging toxic ang social media sa kanila pati ang mainstream media kaya iniiwasan nila gumagawa sila ng mga kaparaanan para alam natin yon na kahit papaano magmaayos ang mga publicity na ginagawa nila kasi nga base sa ating na i-report ng mga nakaraang episode po natin itong si Enrique Hill ay may tinanguan at may gagawing proyekto kasama ang ilang mga GMA artist galing ito sa GMA7 although sa ABS-CBN siya pumirma bilang
bilang kanilang resident artist, may mga proyekto siyang gagawin sa labas nito. At hindi lang naman puro ABS-CBN, or wala na siya sa Star Magic, ha? Nasa ABS-CBN siya. Yun yung kaya kapamilya channel. Or, kasi kung pag tinawag nating network, parang makahanapan tayo ng franchise, no? Diba? Makabigitanong sa atin ng franchise pag sinabi nating network. But anyway, ang buod pa rin ng itong kwento is, yes, habang kumakalat yung mga chikang nagkalabo na sila o nag-break na sila at di umano may bago ng boyfriend yung sila isa, pinabubulaan na naman ito ng mga nakarating at pinaabot sa atin ng mga videos, mga pictures, photos na taken last week ng May. At kasi ito pumutok, ito ngayon June na eh, papasok na itong June. So, tingnan na lang siguro natin yung mga kalendaryo, mga kaganapan, kasi hindi matatapos itong chika na to hanggat wala ni isa kay between Liza or Enrique na nagsasabi o nagkukumpirma na sila ngay naghiwalay na or break na. Malalaman natin yan kasi hindi naman ang mga bata yan. Kung talagang dumating sila sa ganung usapan or punto, hindi naman na dapat nilang itago pa yan sa madlabat. Dito sa Unbettable Channel, kami rin po ay naniniwala na wala pang breakup na nagaganap at hindi kami naniniwala hanggat hindi sila ang nagsasalita. Oh, and on that note, pansamantala kami magbabay at nagpapasalamat po sa aming mga sponsors dito, ang Simas Philippines, Simas International, Tita Thelma Zuniga Rodriguez, ang Ideal Vision, si Dr. Jessica Lee, ang Scott Media, ang aming mga kasama sa Marites University, ang Bulgar na aming pinagsusulatan, at syempre pa, subaybayan at i-follow niyo po ako, Papa Ambet sa aking Facebook, Ambet Rivera Nabus, Ambet Nabus sa Instagram at sa Twitter, at sa TikTok, Papa Ambetable. O, diba? Ako ang inyong lingkod. Bye-bye! Walang break-break, ha? Music. Nawala! Ilang minutes.